Magandang araw sa iyo, kaibigan, at salamat sa panonood ng Million ng Vocals DIY. Karburador ito ng Barako. Barako 1. Kung napapansin nyo, ang karburador na ito ay napakaluma na. So ito ay nag-overflow at hindi matino ang bigay ng gas. So naisip ko na panahon na para palitan yung kanyang mga jettings. So for your information, meron pong available na carburetor kit, repair kit. So package na yan. Yung iba kasi nandito sa likod. So linagay ko lang sa bond paper para malinaw. So may gasket pa yan. Basta si kompleto siya. At ang pinaka essence dito ay ito yung ipapakita ko sa inyo, kaya nakalinya yan. So yung bandang kaliwa ay yung bago at yung bandang kanan ay yung luma. So kung makikita ninyo, ayan, napakarami na niyang ano tawag dito, ribaba or kumbaga sa ano yung mga pinagtuyuan ng gasolina kasama na yung carbon. Ayan, so jettings, ayan, oh. Ayan, kung makikita nyo yung air and fuel mixture na jet, ayan, napaka itim na. May nakikipagtalo pa sa akin na regarding daw sa carburetor na kapag ka naglinis ay wag na raw galawin yung air and fuel mixture. So yan yung mga sanhi na ito, tinuli ko na ito. Ayan, so for your information, ang carburetor po ng ating Barako ay tinutuli tinutuli dahil sa hindi na makuha yung kanyang air and fuel screw. Ayan, oh. So yung puti na yan, yan yung tumitigas sa ating mga screw. Ayan, oh. Kaya kapag hindi mo ginalaw yan, eh nagiging pandikit na yan. So by the way, na ikabit ko na yung bago. Linilinis po ang ating air and fuel mixture. Huwag lang kayong magkakamali sa orientation kasi meron niyang mga spring, tapos washer na metal, tapos washer na parang o-ring siya, hindi pala washer, o-ring. So yun lang ang orientation, ganyan. Ayan. At yung idle jet. So itong carburetor na to ay nag-overflow. So pinalitan na natin yung kanyang ito. Nakalimutan ko na ang tawag dito. Kapag ka nag-overflow, pansinin ninyo yung pinakadulo nito, yung tulis. Meron na yang parang nagkaroon siya ng kanal. So syempre hindi napit pagka gumaganon siya, hindi niya na masara kasi may kanal na nga, hindi lang mapokus sana mapokus ano. Ayun. Nakita ninyo. Yan, may ukab na yan. At syempre dapat pati yung kanyang setting. Nasaan na ba yung setting nito? Nahulog na yata. Ayan yung ganyan, oh. Papalitan nyo yan. Naka-screw, may lock. Huhugutin mo lang yan. Tapos meron siyang o-ring din sa loob. Salpak mo. At balik mo yung lock. So ayan. Yan yung kanyang pagkakasetup. Ayan. Kaya siya nag-overflow dahil yung butas na yan ay hindi na matakpan nito.
kasi kailangan accurate na accurate, so nagkaroon na siya ng ayun o, yun o, nakita o. Nagkaroon na siya ng kanal sa leeg, kaya hindi na niya matakpan yung butas na yan kapag nag-float na itong ating floater. Saan pa ba yung example natin? So ito, yung main jet. Sa main jet, yung ano lang yung pinapalitan. Ito yung pinakaulo. Sa katagalan, ayan o. Malaki na yung butas. Ayan o. Kinain na ng gasolina. Diyan naglalaro yung ating yung pinaka pin. Saan na ba yung pin? Ayan. So sa kakauntog, kakauntog, lumaki na rin yung butas. So panahon na para ano, palitan siya ng repair kit. So ayan o, makikita nyo yung diferensyo. Mas malaki na yung luma, yung bago maliit-liit pa. So ito yung tipid tips na tinatawag. Pagka pinalitan nyo ito, eh syempre makakatipid kayo kasi accurate na yung gas. Hindi kagaya nito na napakalaki na ng butas. So paghigop, so para kang nagsha-shower. So ano pa ba? Ito, chine-check din ito, itong floater na to. Kasi minsan naka-encounter ako na itong plastic na to ay ito good ito eh. May styrofoam ito sa loob. Pero yung na-encounter ko, hinulma siya na plastic, makikita mo na yung loob. Pero may butas. So pumapasok yung gasolina sa butas. So hindi na siya magawa niya yung pagpo-float dahil naka-steady na siya na open. So isa rin yung sanhi ng overflowing. Isa pa. Hindi po lahat ng repair kit ay maasahan. May mga repair kit na sablay. Kagaya nito, minsan ito ay napakaliit, itong pinaka pin. Ito, isusukot ko pa ito kung tatama ba doon sa luma. Kasi merong napakaiksi, yung kulay tanso. Ayan. So pipiliin nyo lang yung isasalpak ninyo, no? So sa brand na ito, tinakpan ko lang yung brand. Almost accurate naman siya, pero ito lang ang diferensya. Yan, rubber siya. Hindi kagaya ng original na metal. Pero sa tingin ko, mas okay na rin yung rubber. Talagay ko mas lalong masasara niya yung butas kapag sumuksok na ito sa butas. So yun lang naman ang sakit ng overflowing kahit na ito eh. Pagka ito yung nagkaroon ng liig, so wala na, overflow na. Mas matagal lang yung original. So mangyari nito kapag palit lang ng palit ng repair kit. At mura lang naman yung repair kit na ito. So yun lang. Sa pagtuli, madali lang yan. May grinder lang kayo, okay na. Ito nga pala yung luma na air and fuel screw. So yan, busal-sal na siya. At talagang siyempre grinder ko para lumabas siya dito at malinis ko yung loob.
tandaan, ito ay linilinis din. Yung orientation lang ang importante. Spring, metal na washer at o-ring meron yan. Napakadali lang. So ito na ipsalpa ko na yung idle yan. So yun lang, maraming salamat. At don't forget to like and subscribe. Be blessed.